Tapos to, na-layout ko na yung plastering dito sa labas. Ayan, ito, nilagyan ko ng butterboard. Ayan, sa may hamba. Tapos magkabilang, ano, dulo. Ayan, okay na, nabuli ko na. Bali yung ilalim, pinatutuyok lang ng pante. Hindi mo makapal dun eh. Ayan, 1-0. Nakakantuan ko na ito. Hindi malalim yung buhay. Ayan, natapos ko na. Yung header, bali, hindi ko na yan yun. Total, maayos naman eh. Diretso naman yun. Yung mga tiles. Inimayin ko muna. Importante yung bitat dito. Hindi naman magpapanagpo ito eh. Oh, yan oh, tatlong patong na. Tama na muna dyan. Yan ang advantage ng pantay na pantay yung ano, plastering. Good morning! Kanina pa ako nakatayo. Naga akong gumising. Dami ko na nagawa. Nakapagsampay na ako ng mga sitaw. Nakapag-spray na rin. May mga nakikita akong uod na sumisira eh. Yun dun lang in-spray ko yung mga bago. Ito hindi na. Wala namang gaano ito eh. Tingnan natin kung may mapipitas tayo dito. Nakapamitas na rin ako ng okra. Ito meron oh. Pwede na to. Mamaya mag-aabono naman ako. Yung 0060. Yung potassium. Tapos haluan natin ng 2100. Yung ammonium. Madalang na talaga yung bunga nito. Ay nako. Wala magandang itanim dito pagka ano nito, pagka harvest ng ano, kamote. Uy, may nakita nga pala akong kamote doon, ang laki, laki ng laman, jumbo. Wala na talagang mga sumunod na bunga. Pero may mga panibagong ano oh. Parang nag-recover lang siya dahil natuyo dun sa sobrang init. Oh, sumariwa yung dahon ng iba eh oh. Tumubo pati yung ano, damo. Tingnan muna natin, hayaan muna natin. Ano pa. Nakakabulas pa. Oh, maganda naman yung buhay oh, mahaba oh. Sa ilalim mo. Yan o, isang dakot. Isang dakot. Nakapagbistay na ako yan. Bali, mga kalahating sukot lang siguro. Tapos to, na-layout ko na yung plastering dito sa labas. Ayan, ito, nilagyan ko ng butterboard. Ayan, sa may hamba. Tapos magkabilang ano, dulo. Payo ko sa mga nalang sa mga baguhang nagmamason, huwag kayong gagamit ng tanse. Nako, mas mainam mga butterboard ang ilagay nyo, mga tabla yan, plywood, para diretsyo lalo na yung mga kantuhan. Pagka tanse kasi, di naman nasusunod yung tanse eh. Yung tanse yan sumusunod dun sa tao eh.
pag umumbok dito, uumbok na yung tansi, baluktot na yung ginagawa mo. Never akong gumamit ng tansi sa pag-plastering. Naubos nga pala yung semento, bili pa tayong isa. Isa na lang, kasya na yung isa. Tapos ang adhesive. Okay, labanan na naman. Yan, nakahanda na. Bili na ako ng semento, isa. Okay, isang adhesive ba yun? Ngayon na natin ito sa harap. Okay na, nabuli ko na. Lali yung ilalim, pinapatuyo ko lang ng konti. Hindi mo makapal dun eh. Sama yun, taas na lang. Okay muna. Almusal. Yan, gulay-gulay. Kain po. Kamis pa tayo hanggang ngayon, no? Ilang buwan na yan? Hindi yan masisira. Luto na ako. Ah! Tapos ito, talbos ng kamoteng kahoy. Sinanggal ko yung dun sa malapit dun sa mga sitaw eh. Nalilimliman yung sitaw eh. Tapos na ilabas muna tayo sa loob. Tapos nyan, kakantuin na lang natin yung ano, opening ng pinto. Ayan, kinakantuan ko na itong opening ng pinto. Bali, maglalagay lang kayo nitong butterboard, yung plywood, tapos ipitin lang. Kung meron kayong mga clamp, yan, mas maganda kaysa sa magpako kayo dito. Yan. Tapos ilipat na lang mamaya dito. Yung sa pintana, yun, nilagyan ko na rin. Kinapatuyo ko lang, tapos ligipa ako naman sa kabila. At dito. Dahil panghalo, lahating supot. Daming inabot. Yan, 1-0. Nakantuan ko na ito. Ay, malalim din na buhay. Simple. Kabila naman, lipat natin yung butterboard. Ayan, natapos ko na. Yung header, bali, hindi ko na yan. Total, maayos naman eh. Diretso naman yon at medyo tino naman yung ilalim eh. Tapos ito yung ilalim na lang. Yan yung header nyan, ganyan na lang din. Pwede na tayong mag tiles. So sort out muna natin yung mga tiles dito. Ano? Ayos. Yan, tapos na rin 'yon. Tapos yung konting tira, tinapal ko dito 'yan para makakantuhan ito. Kabila 'yan, yan. Nakantuhan ko na. Malinis tignan kapag na-plastering at nakantuhan. Takpan yung mga butas-butas. Clear ko lang muna 'to. Tapos mamaya i-sort out ko yung mga tiles dito. Yung mga tiles hihimayin ko muna, mamajikin natin. Ang maganda, ito yung pinakamarami eh, ang ganitong klase, pure white sya,
Actually, pang floor to eh. Floor tiles eh. Pero gamitin natin sa wall. Madulas eh. Hindi po pwede sa laging basa ito eh. Dapat sa flooring yung medyo rough. Ito pwede ito. Yan o. Yan o. Meron siyang rough surface. Kaso ko konti. Kaya tayo hanap ng ano nito. Karagdagan. Ayan, ito na yung mga naihanda ko. Bali, ginagawa ko, pinapantay-pantay ko yung tabas niya kasi merong hindi pantay-pantay eh. Bawa dito 22, tapos pagdating dito 23. So ginagawa ko, kinakat ko siya ng pantay. Dito pare-pare siya dahil 30 dito eh. Yan, puro 30 yan. So gagawin ko, patayo yan. Yan, pag ganyan. Tapos yung lapad, bahala na ilapad. Pagdating dun sa may sulok, dun na lang magkakasiroho. Dun na lang magtatabas. Tapos pagka papatong naman, hindi na natin pagpapatapatin yung kanyang bikat. Dahil nga hindi pare-pares ang sukat eh. Yan, mga retaso lang naman yan eh. So, ganun na lang. Para madali. Yan, ang dami pa. At subukan ko munang ilagay ito. Lagyan ko muna yung isang side doon. Yung sa may harapan. Yun doon. Lagyan ko muna. Ayan, may layout na ako. May butterboard na. May halo na rin. Tiles na tayo. Subok lang to. Okay, unang latag. Yun na importante yung bikat dito. Dahil hindi naman magpapanag po ito eh. Silip-silip lang. Yung height pare-parehas.
siroko natin. Naman kanong masela to. Hindi naman parang mayaman na si R. At least may tiles. Kahit nga wala ng tiles to eh, okay na eh. Para lang may maayos tayong ano dito. Palipuran. Hand tiles! Yun, wala tayong spacer. Nakakaya karton? Karton. Paano pala yung labarin niya? Paano pala yung labarin niya? Lila talaga, pipi. Tabasan natin. Ito yung spacer natin, karton. Diba? Ayos na. Oh, yan oh. Tatlong patong na. Tama na muna dyan. Dahil baka hindi umabot eh. Baka hindi abutin lahat. Ganyan lang. Apat na patong. Bali may isa pa niyan sa laylayan dyan. Okay na muna yan. Oh, at least malinis tingnan. Okay naman ah. Yan ang advantage ng pantay na pantay yung ano, plastering. Kahit ma anong size ng tiles, pagka nilapat mo, talagang lapat na lapat. Mabilis. Kesa sa umbok-umbok, maghahabol ka, napakatagal. Tapos wala pang quality yung paupo ng tiles. Ito siguradong kapit lahat. Yung iba, lalagyan lang sa gitna. Tapos sa gilid walang laman. Pagka nag-screw ka o mga naglagay ka ng mga accessories sa banyo, tumama ka dun sa walang laman, naku po, basag. Kaya importante din na may laman lahat yung ano, yung tiles. Yung pinaka-mortar niya. So bali day 4 pala tayo ngayon. Pang-apat, tama yung estimate ko. Apat na araw, mabubuo ko. Bali, finishing na lang tayo niyan. Yan. Nakahabol pa tayo ng tiles. Bukas, sana matapos ko yung tiles. Tsaka yung pati yung flooring. Para, nung araw tayo bukas, Biyernes. Tapos, Sabado, yung pinto at tsaka yung bubong. Sakto. Sa Linggo, pahinga. Kayang-kaya. Tatlong araw na finishing. Pati yung bubong.
Ayan o, linis tingnan. Ayan o, puting puti. Hindi kaya maninilaw ito. Ayos. Ito nga pala yung bago nating ano, bago nating inodoro. Bagong luma. Bagong linis. Ayan, nilinis ni Mahal. Oo. Ayan, hindi na natin lalagay yung tangke kasi dibuhos lang naman eh. Wala naman tayong running water dito. Pagka nailagay ko na siguro yung tangke na yon. Pero saka na yon. Ayan o. Wow, may tiles na. Ayan, tapos balak nga pala. Hindi na dito. Doon ko na ilalagay yung bowl para maluwag dito yung hampas ng pinto, hindi siya tatama. Bubutas na lang ako ng panibago doon. Ito, tinakpa ko na nga yung nakaabang eh. Ayan, so doon na natin lalagay para sakali maglalagay pa tayo ng wash basin dito. Wala namang shower to eh, ano lang naman eh, tabo shower lang. Nauupo ka sa inodor tapos tabo shower. Pwede na yun. Okay, maaga-aga tayo ngayon. Maaga-aga eh, pasado lasing ko na. Para kahapon talagang nabot tayo ng dilim. So paano po? Dito na lang mang po muna. Paalam po muna pansamantala. Kita-kita po ulit tayo bukas. Bye-bye. Ingat po kayo lagi. God bless us all.